Yo, what's up mga kasort of this video guys, ayan, meron akong pupuntahan mga Lodi. Titingnan natin kung ano na ba yung sitwasyon dun sa Milaor mga Lodi, papuntang Naga City mga Lodi. Ito ngayong umaga ko mga Lodi, so ayan, October 29, 2024 guys, so 6 AM ng umaga mga Lodi. So ayan nga guys, gagamitin muna natin si Combi mga Lodi para makapunta tayo dun sa Milaor mga Lodi kung ano na ba yung sitwasyon dun mga Lodi. Ayun guys, so tara, tingnan natin guys kung ano na ba yung sitwasyon at kung nakakadaan na ba yung mga sasakyan mga Lodi. So yun nga guys, so palis na ako dito sa bahay mga Lodi, dito sa aming village mga Lodi. So ayan, fast forward muna mga Lodi. So ayan no, time snap natin mga Lodi para mabilis tayo makarating dun. At ayan nga, palabas na ako dito sa may gate namin mga Lodi, dito sa village namin mga Lodi. At ayan, malapit na ako dun sa may highway mga Lodi. Dito sa may highway mga Lodi, medyo wala na yung mga pila nung nakasasakyan mga guys, yung truck. Kasi nung kahapon, maraming pila nung sasakyan. Pero pagdating dito sa may bandang boundary ng San Fernando mga Lodi, ayan, medyo ayan, bumabagal na yung takbo ng mga sasakyan mga Lodi kasi mahaba na yung pila ng mga sasakyan mga Lodi. Kung mapapansin nyo guys, ayan, papasok na ako niya ng ano, San Fernando mga Lodi. So yung barangay namin is Pamukid, so papasok na yung sa San Fernando mga Lodi. So ayan, kung papansin nyo guys, ayan, maraming sasakyan, mga private vehicle mga Lodi. At ito na nga yung mga malalaking truck mga Lodi, kung mapapansin nyo guys, ayan, mga kargado yan. Yung mga truck papasok ng Naga City, syempre yan yung mga deliver or mga goods para sa mga produkto papasok ng Naga City mga Lodi. So ayan nga guys, ayan, so marami ng pila, so medyo pwede na rin siguro makabiyahe yung mga private vehicles mga Lodi. At titingnan natin dun sa pinakadulo, so ito na yung ano, San Fernando mga Lodi. So ayan, napakaraming truck na nakapila mga Lodi kasi talagang daan-daan sila ng pagpasok dun sa may Milaor mga Lodi, kasi parang Milaor na lang din talaga yung ano, yung merong tubig mga Lodi. So ayan nga guys, nakikita ko na yung ano, mga basura mga Lodi, na talagang kitang kita mo na talagang umapaw talagang tubig dito sa may parting ito mga Lodi. Ito na yung ano, papasok ng Milaor mga Lodi, so boundary ng San Fernando, palabas na yan ng San Fernando mga Lodi. So ayan, papasok na yan ng ano, ng Milaor. So makikita nyo nga guys, ayan o, dagat na dagat. So yung kalsada talaga yung natitira na lang guys. So ayan o, yan yung nakikita nyo yan dyan guys sa kanan ko mga Lodi, at palayan yan. At ito na nga guys, nandito na ako sa may Milaor. So ayan, Milaor yan guys. So Milaor yan guys, barangay Milaor yan. So nalagpasan ko dyan yung ano, yung malaking ilog mga Lodi, so hindi ko na siya napakita. At ito nga, napakaraming mga truck na nakapila mga Lodi para syempre makasuong sila dun sa may so ayan guys, malapit na rin yan sa may Tabok mga Lodi. So Milaor pa rin yan mga Lodi, isa yung mahabang kalsada mga Lodi na straight na straight. Medyo may kabaan din yung kalsada na yan. At kung mapapansin nyo guys, sa kaliwat kanan ko, nandun pa rin yung tubig. At ito na yung mga kabahayan mga Lodi. So ayan guys, oh, itong side na to guys, sa may kanan mga Lodi, ano kasi yan eh, ayan yung side na yan guys, sa may kanan ko mga Lodi, ano talaga yan, sapa yan mga Lodi. So ayan nga oh, maraming mga nakaparadang sasakyan. Iyan siguro yung mga lumubog sa baha mga Lodi, kasi umabot daw ng hanggang lagpas tao daw yung tubig dito sa may Milaor mga Lodi. So kung imagine mo guys, yung mga bahay dito mga Lodi, talagang halos bubong na lang talaga yung makikita, kagaya niyang bahay na yun mga Lodi oh. At ayan nga, mayroong mga sako ng palay ruto mga Lodi, kasi inabot din ruto ng baha, kaya kailangan nilang patuyuin kagad yan, kasi pag hindi natuyo yung mga sako ng palay eh, masisira talaga. So ayan nga guys oh, mapapansin nyo guys, napakaraming pila. At Milaor na siya guys, at nakikita ko na talaga yung maraming motor at maraming mga sasakyan na nakapila sa magkabilang side ng kalsada. So maraming motor, yun siguro yung mga pag-aari ng mga barangay dito sa Milaor mga Lodi na inabot ng baha mga Lodi, kaya napakalaking perwisyo talaga. At ayan na nga, dito na ako magpa-park mga Lodi, dahil hindi na ako makakadaan dun sa may pinakadulong yon. At kung mapapansin nyo nga guys, sa kabila, sa kanan ko mga Lodi, sapa yan. At ayan nga yung bahay mga Lodi dito sa Milaor mga guys. So kung imagine mo talaga, kaya naka second floor sila, kasi alam nila talaga na nagbabaha talaga dito. So kahit noong paman guys, alam namin na nagbabaha talaga dito sa may Milaor. So ito yung pinakamalalang baha na nangyari dito sa Milaor mga Lodi, kasi umabot talaga ng lagpas tao talaga. At
Ayan, pang-anim na araw na dito guys, simula nung bagyong Christine mga Lodi. At ayan, talagang pahirapan pa rin talaga. At medyo umokey na rin mga guys, kasi nakikita ko na nakakadaan na yung mga private vehicles guys, kagaya ng mga kotse at mga sasakyan. At medyo yung motor guys, medyo nakakadaan na rin kahit papaano. Pero syempre parang delikado pa rin para dumaan dito mga Lodi, kasi medyo malalim pa rin talaga yung tubig. At baka masira lang din talaga yung motor mo, kung lalo na kung ang motor mo ay scooter lang mga Lodi. So kagaya ng motor ko mga Lodi. So yan nga guys yung mga motor. So meron ako nakitang motor guys na talagang dinerecho niya. Siguro mga ano to, mga barako. Yan o, stack up siya dyan mga Lodi, kasi medyo malalim na talaga, tinabot na yung makina niya. At baka siguro pinasukan na rin ng tubig. Kaya at ito mga guys, yan sinusubok nitong mga motorista na to guys na suungin yung tubig dyan. At siguro yung iba nakakalusot naman, pero suggestion ko pa rin at baka masira lang talaga. So yan nga guys, merong TV ako nakita mga Lodi. So lumubog din yan sa baha at iniwan na lang dyan sa may kalsada. At yun nga si kuya, ayan o, talagang nakalusot si kuya. At ayan, kung papansin nyo guys, medyo malalim pa rin talaga. So malapit na sa tabok mga Lodi, dun sa may ano, sa may tulay. At ayan nga guys, meron ako nakitang pampasayerong jeep mga Lodi. So nakakadaan na yung pampasayerong jeep. Okay na rin makapagbiyahe papuntang Naga City. At ayan nga si tatay, ayan o, meron siyang bangka. So residente siya dito sa may Milaor. At ayan, meron din ako ng mga nakitang mga residente na nagbabangka para makarating dun sa kanilang bahay. So ayan nga guys, talagang yan, sapa yan mga Lodi. Kaya nga kailangan maayos talaga yung drainage nung Milaor mga Lodi, para talagang hindi naman umapo nung umapo yung tubig mga Lodi. So sana talaga maayos mga Lodi yung drainage na yan guys. Okay na guys, so napunta ako na dito guys. So malapit na hanggang doon na lang. So malapit na yun sa tabok guys. So medyo maiksi na lang, hindi kagaya kahapon. So marami pa rin pila ng mga kasi may tubig pa. So guys, yan nga yung mga residente ng Milaor mga Lodi. At lubog pa rin sila sa baha. So yung kalsada kasi medyo elevated siya. At marami ako nakikitang motor guys na nakaparada sa kalsada ng Milaor mga Lodi. Yun siguro yung mga pag-aari ng mga barangay dito sa Milaor na nalubog ng baha mga Lodi. So yun guys, keep safe mga Lodi. At maraming maraming salamat.